Kamusta mga kaibigan? Ang kwentong takutan na aking ibabahagi ay hango sa istorya ng ating mga sender. Ito ay mga compilation ng mga istorya tungkol sa mga engkanto. Simulan na natin ang kwentong takutan. Isang araw, habang naglalakad si Lola pauwi galing sa pangangahoy sa gubat, may narinig siyang iyak ng bata. Noong una, hindi niya ito pinansin kasi baka guni-guni lang niya. Pero palakas daw ng palakas ang iyak ng bata, kaya hinanap niya ito. Ilang minuto din niyang hinahanap sa mga damuhan at likod ng mga puno, pero wala itong makita. Kaya nagbiro na lang ito at sinabing, "Huwag ka nang umiyak anak at magiging ninang mo ko sa iyong binyag." Natahan naman daw yung iyak kaya napangiti na lang si Lola at umuwi na rin. Okay pa naman ang lahat bago dumating ang araw na nawala na lang bigla si Lola at hindi nila alam kung nasaan ito. Kaya nagtaka na sina Lolo at mga apo nito. Matagal-tagal rin bago nakauwi si Lola at tuwing gabi ito nawawala. Sa tuwing sasapit ang alas 6, hindi mapakali si Lolo. Sa tuwing nawawala si Lola kasi hindi niya talaga ito mahanap kahit saan. At umuwi naman ito na para bang walang nangyayari. Kaya kinabahan na si Lolo baka kung saan ito nagpupunta. At naalala na lang bigla yung kwento ni Lola sa kanya na minsan daw siyang nakarinig ng umiiyak na bata. At nung biniro niya ito na magiging ninang siya ay tumahan ito. Kaya pumasok agad sa ulo ni Lolo, baka naiinkanto na ang asawa niya. Kaya tinanong niya na si Lola kung saan nagpupunta tuwing alas 6 ng gabi at bigla na lang susulpot kung saan na parang walang nangyari. Sinagot naman siya ni Lola na dinadalaw ko lang ang inaanak ko. Nagtaka naman si Lolo at nagtanong kung saan daw ba ang bahay ng kanyang inaanak. Sumagot naman si Lola nang doon daw sa gubat, sa may gitna. At mayroong lagusan doon at may gripo na pag binuksan mo ay makakapasok ka na doon. Makalipas ang isang araw, nawala na naman si Lola. Kaya hinanap niya ito sa gubat na sinabi ni Lola. Pero walang gripo o anumang bakas na may dumadaang mga tao sa itinuro ni Lola na lugar. Kaya umuwi na lang ito. Pagdating sa bahay, pinagalitan niya si Lola at sinabing, "Huwag ka nang babalik doon. Masyado ka nang nawiwili sa ginagawa mo. At yung mga apo mo dito sa bahay, hindi mo na naaasikaso." Kaya simula noon, hindi na bumalik si Lola sa lugar na tinutukoy niya. Akala nila okay nang lahat ulit at babalik na sa dati na mapagtutuunan na ni Lola ng pansin ng kanyang mga apo. Pero hindi pala, mas lalong lumala ang sitwasyon. Pagkalipas kasi ng ilang linggo ay bigla na lang nagsisisigaw si Lola at sinasabing, "Layuan niyo na ako, pagod na ako, ayaw ko nang pumunta doon." Kaya nagtaka si Lolo at tinanong kung sino kausap niya. Sumagot naman si Lola na andyan sila sa labas, ang dami nila at ang ingay, gusto nila akong kunin. Kaya agad-agad na lumabas si Lolo at nagsaboy ng asin sa buong paligid ng bahay, habang nagmumura sa mga hindi makitang mga bisita. Natahimik naman ang lahat ayon kay Lola. Pagkatapos sabuyan ng asin ni Lolo at ang buong bahay, akala nila doon na magtatapos ang problema nila. Pero ilang araw lang ang nakalipas, nagulat sila mama nung bigla na lang nagmura si Lolo at sinabing, "Mga lintik, mga buwisit, ibalik niyo ang asawa ko. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa ginto nyo." Nagtataka sila mama at tinanong si Lolo kung bakit galit na galit ito at sino ang kausap niya. Sumagot naman si Lolo na yung mga lintik na kaibigan ng lola mo gustong bilhin ng lola nyo kapalit ng isang sakong ginto. Pagkatapos nun, lumabas si Lolo at ipinakita sa kanila ang isang sakong ginto sa ilalim ng kanilang bahay. Gulat na gulat sina mama sa nakita at hindi makapaniwala na isang sakong ginto na kasing laki ng mga bato at kumikinang pa
Pero itinali ni Lolo at isinara ang sako. Nagbanta si Lolo sa mga hindi makitang mga nilalang na kapag hindi nyo binalik ang asawa ko, magkakamatayan tayo, sabay labas sa ilalim ng bahay nila. Pagsapit ng hapon ay nakita ni Lolo si Lola sa loob ng ilalim ng bahay nila na nakahiga. Tinanong ni Lola si Lolo kung saan siya galing at bakit sa ilalim siya ng bahay natulog. Niyakap na lamang ni Lolo si Lola ng mahigpit at naiyak. Sabi ni Lolo, "Huwag mo na akong iiwan ha. Sabihan mo ko kung andito na naman sila at lalabanan ko sila kahit ikamatay ko pa ito." Noong ako ay mga 12 years old, dalawang beses nangyari itong tila kababalaghan. Pero yung pangalawa lang ang ikukwento ko dahil nangyari mismo ito sa bahay namin. May kasambahay kaming bakla. Eddie ang totoong pangalan niya at isa siya sa mga pinakamatulungin na tao na nagsilbi sa bahay namin. Magaling maglaba at mamalan siya at masipag sa gawaing bahay. Nakakatuwa din siyang kakwentuhan at lagi siyang masaya, lalo na sa pag-day off niya. Isang tanghali, nanood kami ng Itbulaga at namamalan siya si Eddie. Bigla na lang siyang hinimatay. Tapos para siyang hirap huminga. Binuhat siya ng tatay at uncle ko at inihiga sa sofa. Mga ilang minuto din ang lumipas at nagising siya ulit. Pero napangiti siya nung tumingin sa amin. Tinanong niya kami kung bakit kami nakapaligid sa kanya. Sinabi namin sa kanya kung anong nangyari. Pero wala daw siyang maalala, kundi ang pagsundo daw sa kanya at pagsama niya sa isang lalaking nagngangalang Roger. Sumakay daw sila sa magarang kotse ni Roger na itim pa daw ang kulay at isinama siya sa bahay nito. Isang napakalaking bahay daw na 5 tao lang daw ang nakatira. At lahat daw ay puti ang mga suot. Medyo natakot din daw si Eddie kasi hindi niya kilala yung ibang tao. Pero itong si Roger daw ay nakausap na niya minsan at nakikipagkaibigan nga. Dinala ni Roger si Eddie sa isang malaking lamesa na puno daw ng pagkain. Pero hindi daw niya alam kung ano ang mga ito. Kakaiba daw ang mga pagkain nila ayon kay Eddie. Sinabi na lang niya na busog daw siya at sa susunod na lang daw siya kakain. Pagkasabing pagkasabi daw niya kay Roger na gusto na niyang umuwi, doon daw siya nagising. Sabi din ni Eddie, inabot daw sila ng gabi doon sa bahay at sa tansya niya, mga 5 oras daw siyang nandoon. Pero sa amin, siguro mga 10 minutes lang siya walang malay. Gabi-gabi, halos may pangyayari. Isang gabi, natutulog na kami, bigla na lang hahalakhak itong si Eddie. Minsan naman iiyak at parang nagpupumiglas. Napakalakas din niya. Minsan pipilitin ng tito ko buksan ang mga kamay niya para pahawakan ng krus. Hindi niya mabuksan ang mga kamay nito. Sabi ni Eddie, pag sinusundo daw siya, parang wala siyang magawa at parang lumulutang siya patungo kay Roger. Ang nakakakontra lang daw ay ang mga dasal ng lola ko at yung scapular na binigay ng isang manggagamot. Kaya lagi itong sinusuot ni Eddie. Pero isang beses, naligaw siya at hinubad niya ito. Kinuha siya ulit at hinimatay sa banyo. Sinabi ng manggagamot na hindi ito ang unang inkwentro niya sa mga nilalang na ito. Ako din, parang naniniwala kasi nga nangyari ito sa isang bahay din ng malapit sa amin. Parehong-pareho ang pangyayari. Sabi ng manggagamot, natutuwa daw itong mga nilalang na ito kaya pilit nilang kinukuha at pinaglalaruan ang mga tao. Hindi daw ito titigil hanggang hindi siya makiusap para tumigil na. Isang gabi, nagpahanda ang manggagamot ng mga pagkain at inumin para sa mga bisita. Pangkaraniwan pagkain lamang pero ang importante, huwag daw lagyan ng asin. Maghanda din daw ng alak dahil mahilig daw uminom ang mga nilalang na ito. Pagkalipas ng ilang oras at nakahanda na ang lahat, binuksan ng manggagamot ang pinto ng bahay at pinapasok daw niya ang mga ito. Kami naman ang mga curious,
Nagtago kami sa likod ng bahay kung saan nakikita namin ang mga pangyayari. Nakita naming nakikipag-usap ang manggagamot. Siyempre, hindi namin makita ang mga nilalang. Nasa gilid lang ang parte ng kusina ang manggagamot at hindi siya lumapit sa hapagkainan. Kasi hindi daw para sa kanya yung handa. Siguro mga 20 minutes din ang pag-uusap nila nung napansin ko ang isang baso na may laman na alak ay nangangalahati na. Alam kong puno yun kasi ako ang nagpuno ng baso. Gin ang nilagay ko. Maya-maya tumayo na ang manggagamot at isinara ang pinto. Ang kwento ng manggagamot, ibang klase daw itong si Eddie kasi napansin daw niya si Roger na wala naman daw nakakakita. Natuwa daw bigla itong si Roger at pinipilit na isama si Eddie sa kanila para manirahan sa kanilang bahay. Mag-iiba daw ang buhay ni Eddie pero ang katawan daw nito ay mamamatay pag siya ay sumama na ng tuluyan. Sabi din na manggagamot, parang mga bata itong mga nilalang na ito, lalo na pag pinagkakatuwaan ka. Ang kailangan ay pagalitan mo sila at sabihin sa kanila na iba ang tao at iba ang kanilang uri. Magmula nung makausap na manggagamot ang mga nilalang na ito, hindi na umulit ang mga pangyayari. May isang kwento sa akin ang dati kong kaibigan tungkol sa bagong panganak nilang kapitbahay. May nakapagsabi daw sa kanya na hindi daw asawa ng babae ang nakabuntis kundi ginahasa daw ng engkanto. Hindi daw naniwala ang kaibigan ko sa haka-haka at baka dahilan lang to para iwan ng asawa. Naipanganak na ang bata at maraming kapitbahay nila ang sumulyap sa bata. Napakagwapo daw ng bata at napakaputi, lalo na sa tuwing tumatawa. Ang pinagtataka niya lang daw ay nung tingnan niya yung bata ay bigla itong sumimangot at tumingin sa kanya na tila ba parang matanda at alam ang kanyang iniisip nung mga oras na yun. Nakapag-isip kasi siya ng masama na kung anong nilalang ang gumahasa sa kanilang kapitbahay. Naulit ang ganong mga pangyayari sa tuwing dumadalaw siya dito at imbis na pagkatuwa ang kanyang mararamdaman ay takot ang nararamdaman nito dahil sa sama ng tingin ng bata na tila ba nagbabanta. Hindi na mabilang ang pangyayaring hindi maipaliwanag sa bata. Kagaya ng araw na bininyagan ito ay sobrang lakas ng iyak nang ipinasok ito sa simbahan. Halos mabingi daw ang mga dumalo at yung bata parang takot na takot. Makalipas ang ilang minuto ng pag-iyak ng bata ay natahimik ito. Matapos mabinyagan ng pare, napansin nilang hindi na ito gumagalaw. Nataranta ang lahat ng tao at dadalhin na dapat ito sa ospital dahil parang hindi na din ito nahinga. Noong nakalabas na sila ng simbahan ay biglang tumawa ang baby na para bang walang nangyari at tumingin ito sa kaibigan ko at ngumiti. Inabot ang kamay sa kaibigan ko na parang gustong magpakarga. Halong gimbal at tuwa ang nararamdaman ng mga nakasaksi at yung bata parang naging normal na. Nasabi sa akin ng kaibigan ko nung oras na biglang huminto sa paghinga ang bata at lahat ay nataranta. Naiyak daw siya at nagdasal. Naramdaman siguro ng bata ang apeksyon at mga pagdadalamhati ng kaibigan ko. Salungat sa unang araw nilang pagkikita na laging nakasimangot na parang galit ang sanggol sa kanya. Makalipas ng ilang linggo, naobserbahan ng kaibigan ko na palaging nag-aaway ang mag-asawa at ang pinag-aawayan nila ay yung sanggol na hindi daw kayang tanggapin ng lalaki ang bata dahil hindi daw ito sa kanya at sa engkanto daw ito galing. Isang araw, napansin ng kaibigan ko na nag-alsa baluta ng buong pamilya at paalis ng bahay nila. Kinausap ng kaibigan ko yung babae kung saan ito papunta. Umiiyak ang babae at sinabing kung hindi niya gagawin ito ay iiwan sila ng asawa niya. Naguguluhan pa din ang kaibigan ko kung ano ang nangyayari at napansin niyang wala ang baby at hindi nila ito kasama. Kaya hinanap niya ito. Sinabi ng babae, nasa kwarto daw nila at iiwan nila ito dahil
ang paniniwala ng asawa niya ay galing ito sa engkanto. Nagulat ang kaibigan ko sa mga sinabi ng babae dahil iniwan nila ang bata na walang kasama sa bahay at walang pagkain o gatas. Siguradong may masamang mangyayari sa baby kung hahayaan niya ito. Kinausap siya ng lalaki at sinabing huwag kang makikialam at huwag na huwag kang papasok sa bahay kundi kakasuhan kita ng trespassing. Huwag kang mag-alala at kukuhain niya ng hayop niyang ama. Iyak lamang ng iyak ang babae at walang magawa. At yun na nga, umalis sila agad-agad ng bahay at iniwan nila ang baby sa kwarto nito. Hindi alam ng kaibigan ko ang gagawin niya kaya tumambay na lamang siya sa labas ng bahay nung mag-asawa. Kinagabihan, narinig niya ang iyak ng baby. Awang-awa siya dito dahil siguradong ikamamatay nito ang pag-iisa sa bahay. Galit na galit ang kaibigan ko at pumasok sa loob ng bahay at wala na siyang pakialam sa sinabi sa kanya ng lalaki. Kinuha niya ang bata, dinala niya agad ito sa bahay nila at siya ang nag-aruga. Lumipas ang ilang linggo ay bumalik ang nanay ng baby sa bahay nila. Hindi alam ng kaibigan ko kung ibabalik niya ba ang baby sa kanila o ikikip niya. Maya-maya pa ay nagsisigaw ang babae at nag-iiyak. Pinuntahan niya ang bahay at doon sinabi ng babae na sising-sisi siya sa ginawa niyang pag-iiwan sa bata at hindi siya makatulog. At ang asawa niya ay biglang na-paralyze na hindi maipaliwanag ng doktor kung ano ang sanhi ng pagka-paralyze niya. Parang masisiraan ng bait ang nanay habang nagkukwento. Hindi nakatiis ang kaibigan ko at sinabi niya ang totoo. Humagulgul ang babae at niyakap siya nito. Pasalamat ang babae sa pag-save niya sa baby nito. Pagbigay niya ng baby sa nanay nito ay biglang tumili ang bata na halatang halata na sabik sa yakap ng ina. Galit at awa ang naramdaman ng kaibigan ko kaya ang sinabi na lamang niya ay sa susunod na may gagawin silang hindi maganda lalong lalo na sa baby ay sisiguraduhin niyang isusumbong niya na sila sa pulis. Iyak ng iyak pa din ang babae sa pasasalamat at paulit-ulit na hinahalikan ng anak niya at humihingi ng patawad sa ginawa nilang mag-asawa sa kanya. After nung incidenteng yun, hindi na nakatanggap ng balita ang kaibigan ko tungkol sa kapitbahay nila sapagkat lumipat na sila ng bahay. Gumaling daw bigla ang lalaki sa pagka-paralyze nito at tinanggap na ang baby sa kanilang buhay. Ilang taon na ang nakalipas pero hindi pa din nawawala sa isip niya ang baby na minsan na iniligtas niya. Isang araw, habang nagmamaneho ang kaibigan ko at biglang may narinig siyang munting tinig na nagsasalita sa kanya. Ang sinabi daw ay, "Kuya, andito ako." Napangiti daw siya at ang lakas ng kabog ng dibdib niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kaya huminto daw siya at natapat sa isang bahay. May nakita daw siyang isang bata na nakatayo sa labas ng garahe. Napakaamo ng mukha, parang anghel, at nakangiti daw sa kanya ito at kumakaway. Ang sabi daw niya, "Kamusta kuya?" Hindi niya alam kung bakit niya bigla itong niyakap at siya ay naluha. Ang sabi ng bata sa kanya ay, "Mabuti na po ako kuya, salamat sa'yo." Alam ng kaibigan ko na siya ang baby na dati niyang iniligtas. At dahil nagmamadali ang kaibigan ko, sinabi na lamang niya, "Dito na pala kayo nakatira, babalikan kita ha, may pupuntahan pa kasi ako." Nung papalayo na siya ay narinig niya muli ang boses na may sinasabing, "Pababantayan kita kuya." Hindi nakaramdam ng takot o pangamba ang kaibigan ko sa munting boses na naririnig niya. Ang alam lang niya ay masaya siya at nakatagpo siya ng munting anghel na nakapagbago sa buhay at paniniwala niya. At dyan nagtatapos ang kwentong takutan, Engkanto Episode. Kung nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa mga kwentong takutan na ito, huwag nyo pong kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe. And don't forget to click that notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Kung may nais kayong ibahaging kwentong takutan, maaari nyo itong ipadala sa akin sa email na kwentongmulto@gmail.com.
Hanggang sa muli, paalam.